Hi guys! Welcome dito sa Rizan Tarong. Reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a long reading for collective your energy at this time. Hoy, Queen of Wands. And we have here the Ten of Pentacles. My focus, my determination. With the color orange na parang gold, ay creative ka. Or else ay successful, no? And driven, ambitious, meron kang goals, may pangarap ka sa buhay, ganyan. And may pagka-hunter type ka, katulad nitong cat na to, no? Hunter ka ng goals mo, ganyan. Na marunong ka magdiskarte, no? Kung paano ma-achieve yung goal mo, kung paano makuha yung target mo, ganyan ka. And we have here the Ten of Pentacles. Sagana yung buhay mo, merong loyalty sa inyo ng person mo, kasi may asawa ka na eh, or mayaman yung pamilya mo, pwedeng ganyan. Meron kayong generational wealth na minamana, pwedeng ganyan. No? Or else, may pamilya ka na, may asawa ka na, ganyan. Taurus, Virgo, Capricorn, Leo. For information about you right now. Uy, meron kang sisimulan ha. Meron kang sisimulan dito na business or pwede din nga magtayo ng bahay, no? Or else ay for long-term stability. Yun yung sa isip mo yung growth eh. No? Merong growth yung sisimulin mo. Yung mag-grow na pang long-term, yung ganyan. Kahit sa relationship yan, yung gusto mo yung pang long-term, yung nag-grow, yung ganyan. No? And with the sun, ayun, successful ka nga guys. Bold-driven, daring, ambitious talaga. And also, positive kang klase ng tao, masiyahin, no? And young looking, no? So charming. So Leo and Taurus, Virgo, Capricorn. More information about you right now. Uy, ang bilis. Ano ba yung pagdampot ko? Ganito ba yun? I think ito yun eh. Risk-taker ka, guys. No? Risk-taker ka. Hindi ka natatakot. Fearless ka. You know, may gusto kong sisimulan dito. Or wala kang pakialam eh kung ano yung maging result. You don't care. Basta mag-take ka ng risk. Gusto mong gawa ng paraan yan. Or else ay gusto mong simulan na yan. Gusto mo na mag-take ng action. Gusto mo na magkaroon na ng new beginning yan. Start. Pagbabago sa buhay mo. Change. Or kung connection nyo yun ang person mo, ay gusto mo nga ikaw na mismo ang gagawa ng action na magkaroon na ng movement nang hindi na stuck yung connection nyo yung dalawa. Or information about you to yung Pisces. Talagang gusto mo makipag-ayos or gusto mo magkaayos kayo ng person mo, ng asawa mo. So at maging masaya na together or else ay yes, gusto mo magkaayos kayo ng person mo na hindi naging giving sa'yo. Na maring ikaw lang nabigay na nabigay dito. Yung person mo na hindi nag-invest ng time and effort and energy sa'yo. Or else ay, kahit na nakipag-communicate ka sa kanya, ay parang baliwala lang. Parang ganon.
So, gusto mo makipag-ayos, magka-ayos pa kayong dalawa, mabuo kayo, kasundo, ganyan. Yun yung desire mo dito eh. Yun yung goal mo. Magka-ayos kayong dalawa. Pabuo yung family nyo or else ay bumuo kayo ng family nyo. Maging happy kayo together. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Sino person mo dito? Yung person mo ay parang foolish. With a fool and a hangman. Ano to eh? Parang may pagka-foolish pero fearless to guys. Ayaw mag-take ng action to dati, pero ngayon ay nagkakaroon na to ng courage or kaya ay parang na-inspire na to guys na mag-take ng risk, no? Parang nagiging positive na. Nawala na yung takot niya na mag-take ng action or mag-take ng a leap of faith towards you. Gusto niya din ng pagbabago eh. Ayaw niya din ng stagnant na buhay. And gusto niya din ng new beginning. Magpatuloy yung pagmamahalan yung dalawa, no? Na, yeah. Gusto niya na nga forever love. Ganyan. Na magsimula ulit yung relationship nyo. Or magsimula kayo ng relationship. Ayan. With a full. Wow, both of you ay willing na mag-take ng risk or mag-take ng a leap of faith. Ayaw na nang stuck yung connection nyo or ayaw na nang walang nangyayari, no? Sa buhay-buhay nyo or sa connection yung dalawa. Ano nagmo-motivate sa person mo na mag-take ng risk? We have here the Star. Ayusin ko lang guys. Ano kasi to eh? Actually, with the Star, ay nagkakaroon siya ng pag-asa, guys, na magkakaroon pa ng new beginning sa inyo ang dalawa. Na hindi pa huli yung lahat, no? Na positive siya. Na ikaw yung blessing from the universe. Positive siya na ikaw yung the one na magkakaroon ng new beginning sa yung dalawa, na magkatuluyan kayong dalawa. Hopeful siya na ikaw na yung totoong magmamahal sa kanya. Ganyan. More clarification about this. Ano nagmo-motivate sa person? Ang bumuo ng family with you. Or kung dati mong asawa to ay muli mabuo kayo. Yung gano'n. Yung magkaroon ng reconciliation. Magsama na kayo. Yung ganyan. Yung ma-in-love siya. No? Yung dahil mahal ka niya. Dahil ikaw yung wish niya na mapangasawa. Dahil gusto niyo maging masaya rin sa buhay. Gusto niyo din yung na-in-love siya. Gusto niyo yung mayroong siyang partner. And na-inspire siya doon. No? And yung chemistry niyo yung dalawa, no? Isa pa yun, sa nagmo-motivate sa kanya, na both of you ay willing mag-take ng risk or to come together. Yan din yung isa nagmo-motivate sa person may. And gusto niyong bumuo ng family, no? With you. Magkaanak kayo. Ganyan. Maging masayang pamilya, ganyan. Buo, kompleto. Feelings ngayon ng person mo sa'yo. Full of desire, full of passion, full of attraction. Na matindi yung desire niya mapangasawa ka, guys. Ayun. You know, na parang natatakam sa'yo. Parang ganyan. Natatakam talaga. Yeah, King of Wands to eh. And
Yan, full of desire siya na gustong-gusto kanya mapangasawa, mahawakan, maging grounded na yung lahat-lahat, magkatotoo na na mapangasawa ka na niya, maging realistic na. So, let's see. Ano naman ang gusto mong mangyari sa inyong dalawa ng person? Ah, feelings mo yun towards your person? Feelings mo muna. Feeling niya asawa ka na niya or parang yeah, ikaw yung kahit na hindi pa kayo kasal, kahit na hindi pa kayo okay ngayon, no? Feeling niya asawa ka na niya, intense yung desire niya, intense yung urge niya, no? Na magkaroon na ng stability sa inyong dalawa or yung masasabi niyang spouse ka na. Yung ganun. And with the Seven of Pentacles here, Six of Wands. Okay, nag-antay ka lang naman sa person mo eh. You're patient here. Nag-antay sa person mo. Kung kailan siya mag-effort sa'yo, mag-invest ng time and effort and energy. Kung kailan siya papasok sa buhay mo, kung kailan siya maging porsigido na kailan kanya i-pursue, no? Kung kailan na darating tong person mo na hindi na ba atras-atras, na sigurado na, no? Kumbaga, matyaga ka na nag-antay sa person mo eh, no? Kung kailan to darating yung person mo to have a victory with you. Diyan ka lang, nag-antay ka lang sa person mo. Open yung messenger mo. Open yung cellphone mo. No? O yan sa'yo, bukas yung pintuan ng bahay mo para sa person mo. Pwedeng ganyan. So, let's see. Kung bakit wala pa yung person mo, bakit hindi pa nakarating, or hindi, ano ba nga dahilan kung bakit until now, nag-antay ka pa rin sa person mo? Anong dahilan niya? Iniiwasan niya to eh. Iniiwasan yung, may pagka-trickster to eh. May pagka-sneaky eh. Iniiwasan niya, guys, no? Or may pagka-deceitful tong person mo. Iniiwasan niyang, parang tinatakasan niya, guys, eh. Tinatakasan niya yung, or ayaw pa muna niya, no? Ayaw niya pa muna. Anong dahilan niya? More information about this. Anong dahilan niya? Bakit parang nagiging textured or deceitful? Anong dahilan niya? Bakit ayaw niya pang makipag-balikan sa'yo? Anong dahilan niya? Clouded pa yung isipan nito, guys. No? It's not yet the divine timing. Hindi pa divine timing eh. With the Wheel of Fortune in reverse. So, clouded pa yung isipan nito. Kaya, ganyan yan. Parang, loko-loko. Ganyan, no? So, ganyan yung person mo na parang may tinatakasan o tinatakasan na yung ipursu ka or yung talagang decidido na siya. Yung ganyan. Hindi pa siya fully decided eh. Iniwasan niya pa eh. Meron pa tumami na manifest. Meron pa siyang mga goals na gusto makuha or meron pa siyang ambition. May mga ganyan, no? Busy pa siya sa pag-abot ng mga pangarap niya, sa pag-turn ng mga goals niya into reality, yung mga ganyan. And parang ito yung time na para i-grab niya yung opportunity na makuha niya yung mga gusto niya. So ngayon, na pagdating sa connection niya ay parang stuck to, clouded pa yung isipan niya, hindi pa siya decided talaga dito, unsure pa siya eh. Kasi hindi pa divine timing, guys. Yun ang mahirap siya pag hindi pa divine timing siya niya dalawa. No? Yan yung karamihan nangyayari na hindi pa divine timing. So let's see. Paano gusto niya mangyari sa inyong dalawa? Clarification, paano gusto niya mangyari sa inyong dalawa? Eto. We have here the Three of Wands. Nag-antay lang siya, guys, kung kailan mangyayari itong
or inaantay siya dito eh. Kung kailan ang divine timing possible, no? Kung kailan na ma-manifest yung goals niya, yung ma-manifest yung manifestation niya, na magkatotoo itong wishes niya or yung manifestation niya, kung kailan maging tangible, magkaroon ng resulta na yung minamanifest niya dito. Let's see, ano ba itong inaantay ng person mo? Clarification, meron siya inaantay. Ano inaantay niya? Divine timing, guys. Divine timing to. Ayun o, divine timing. Na kung kailan kayo pagsamahin. So, walang kasalanan yung person mo dito. Parang instrument lang din siya, no? So, meron kayong purpose together. Pero, meron divine timing, no? Yung divine timing, kung kailan na, ano na, upright na to. Yung pwede na kayong magsama, no? You're free na to be together. Yung ganyan. Na, it's the right time na. Kasi ngayon, confused pa to, hindi pa siya ready, parang stuck or maring may mga importante siyang inuuna, no? Pwedeng career, pwedeng may mga priorities pa siya sa buhay niya. Ano pang reason kung bakit hindi pa to punta sa iyo sa ngayon? What we have here is the moon. It's okay. More clarification about this. Ayan guys, so. Lab, kumulo na ininit mo. King of Pentacles. So, gusto niya muna magpayaman pa, no? Palago ng negosyo niya, kung may negosyo yan. Or, gusto niya muna nga dumami ng dumami yung pera niya. No? Na maging influential siya, magkaroon ng business empire, or kung ano man itong pangarap niya. Basta, gusto niya dito ay mag-focus muna siya sa Pentacle, no? Ayaw niya ma-distract. You know, more on stability, more on money, working hard, yun yung focus nyo ngayon eh. And we have here the moon. Ay, meron tong dahilan guys, meron siya na-discover dito na naging clouded yung isipan niya. Meron pa siyang, may mga inobserbahan pa to sa'yo. Parang natakot pa to guys. Andun pa yung takot na dahil sa mga na-discover niya sa'yo. Or, yeah. Na, kasi it's your soulmate. May soul connection kayong dalawa. Or else ay may kadil pa tong iba ngayon. Or else ay may nalaman to sa'yo, no? Ang patago na natakot siya, no? Or na parang na-alarma siya. Or napatigil siya. Yung pasugod na sana siya pero napatigil siya kasi may nalaman siya. Yung ganon. Or else ay this person is dealing with someone na hindi pa tapos yung ano nila, yung purpose nila together, parang ganyan. Anong nais yung mangyari sa inyong dalawa? Okay, we have here this Emperor in reverse and the Page of Pentacles. So, a new beginning and growth. Pero, right now, feeling unstable pa to. Hindi pa siya stable. And clouded pa yung isipan niya nga. Parang, possible guys na hindi pa siya stable sa buhay. Or financially,
or hindi pa siya komportable yung buhay niya, hindi pa siya secured sa financially, and possible na na-bankrupt, or else ay nagkaroon ng crisis, or else ay may mawala sa kanya, or else ay, yun na, merong instability, feeling unstable siya, or unstable yung buhay financial niya, yung gano'n. More clarification kung anong gusto mangyari ng person sa inyong dalawa. Okay. New beginning. Na-call doon siya, guys, na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa na magte-take to ng risk, guys, pero sa divine timing. May tama kasi nga panahon para sa inyong dalawa. Maaring tanong natin kung mga ilang araw, ilang buwan sa ibang deck mamaya. Basta naka-hold on na siya, na naniniwala siya, guys, na magkakasama din kayong dalawa. No? Makakapili niyo din yung isa't isa. Kasi sobra siya nang hinayang sa'yo. Eh. Ayaw niya nga mawala ka. Ayaw niya nga yung tumanda siya nga hindi ka kasama. Gusto niya yung kasama ka niya, akap-akap ka niya, katabi ka niya palagi. No? Ganyan. Tingnan natin kung kailan kaya ito darating ng person. Saan ba yun? Kailan kaya ito darating yung person mo? Yung mga numbers kasi ito dito. 10 hours, 10 days. Masyado maiksi yung 10 hours, no? Possible 10 days. Tsaka siya magre-reach out sa'yo. Or 10 weeks, 10 months. Pwedeng ganyan. Tingnan natin sa ano advice ng or messages ng spirit sa'yo. Ayun. Spring. And what we have here. Birthday. Your desires fully manifest as the flowers begin to bloom. And we have here the birthday. A significant birthday holds the answer to your question. So, kailan ba yung mag-bloom yung flower? Sa after fall, ay, ano ba? Ano ba yan? Spring? Yan, sa spring to, guys. Yeah, spring nga, tama nga, spring. And also, you know, mamanifest yung mga dinidesire mo sa springtime. Eh, kaso wala namang spring dito sa atin sa Pilipinas. Ano ba yung buwan ng spring? Ay, hindi ko din alam yan. Eh. Buwan ng spring, wala kasing spring dito sa atin. Diba? So, yan. And we have here the birthday. A significant birthday holds the answer to your question. Ah, yung significant or yung parang birthday mo or kaya birthday ng person mo. Yung memorable, parang ganyan. Or importante, yung ganyan na. Yung valuable, no, para sa iyo, yung ganyan. The birthday ay parang doon mo malalaman yung sagot sa mga katanungan mo, no, sa birthday. So, importanteng birthday, possible birthday mo. So, ayan. So, ito na lamang, guys, for collective reading sa mga baguhan pa dito sa aking channel. Please do subscribe at huwag ninyo kalimutang i-click ang bell button na sa ganang ma-notify kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko, at pag-like naman pa, pag-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.